natin ang mga kwento tungkol sa mga lalaking nagsa-Saudi at niloloko ng kanilang mga asawang naiwan dito. Ngayong gabi ay ibabahagi namin sa inyo ang isang kakaibang kasaysayan tungkol sa isang babaeng iniwan, pinagbilinan, nagsikap at gumawa ng paraan mabuhay lamang ang kanyang mga anak upang sa huli ay pasakitan at sisihin lamang ng kanyang asawang nagbalik mula sa Saudi. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamalim. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Dear Charo, nawa ay nasa mabuti kang kalagayan sa pagtanggap mo ng sulat kong ito. Tawagin mo na lamang akong Dina. 15 taong gulang pa lamang ako nang makisama kay Ben. Nagtanan lang kami at dahil sa talagang ayaw ng mga magulang ko ay hindi kami nakasal. Sa kalauna naman ay hindi na namin ito napag-isipan dahil sa sunod-sunod ang dating ng aming mga anak. At dahil na rin, wala kaming perang itutustos sa kasal. Masikap naman si Ben Charo, pero sadyang maliit ang kanyang kinikita at hindi sapat para buhayin ang aming 5 anak. Hindi na nga nakatapos ng elementarya ang aming panganay dahil sa kakulangan ng pera. Ang tanging pag-asa lamang namin ni Ben ay ang matanggap siya sa Saudi. Sigurado magbabayad tayo. Wala lang talaga tayong pera ngayon at gipit tayo. Pag nakapunta ng Saudi ang tatay mo, babayaran natin lahat dyan. Sige na. Inay, kahit na ako dun si Aling Marta, nagbubunga nga po dun sa tindahan. 4 na buwan na daw po tayo hindi nakakabayad dito sa bahay. Palalayasin na daw po tayo. Lili! Mag-init ka nga ng tubig! Manghingi ka na lang ng asukal dyan kila Mang Remy mo! Sige na, anak. Para kahit man, aaman lang mapadede natin itong kapatid mo. Sige na. Teka, tawagin mo sila, Landro! Sabihin mo sila na mag-iaw ng ayungin!
Dina! Dina! Magandang balita. Matanggap ako! Ben, bakit? Wala naman. Kaya lang naisip ko lang na matagal-tagal tayo magkakahiwala. Eh, parang ayoko na lang umalis eh. Pero Ben, napag-usapan na natin to eh. Oo nga, pero kung akong tatanungin mo, ayoko talaga eh. Dahil ayokong malayo sa inyong mag-iina. Ito lang naman mapilit na magsaudi ako eh. Siyempre naman, masakit din sa akin pag umalis ka. Pero, lumalaki ang mga bata, diba? Diba, ikaw na rin ang nagsabi na gusto mo makatapos sa pag-aaral ang mga bata. Ngayon, kung aasa naman tayo sa pagmimekaniko mo lang dito sa Pilipinas, walang mangyayari sa atin. At ayaw mo naman bumalik ako magtrabaho uli sa club. Talagang hindi pwede. Ayaw ko nang bumalik sa club, Dina. Ang dami yan. Siyempre. Pero mamamatay naman tayo sa gutom. Kaya nga, Ben, kailangan kunin na natin itong malaking oportunidad na ito. Kasi alam mo, marami kasi akong naririnig ng mga istoryang yung bang... Ben, sa loob ba naman ng 12 taong pagsasama natin, nakita mo na ba akong nagloko? Ni makipag-usap o tumingin man lang sa ibang lalaki, hindi ko ginagawa. Kasi ayaw ko magalit ka. Ayaw ko mag-away tayong dalawa. Kasi alam mo, matagal-tagal din tayong magkakalayo. Pamimiss ko kayo mag-iina. Lalong-lalo na si Marie. Kawawa naman siya. Batang-bata pa rin. Iiwanan ko na. Pero kailangan natin mag-tiis eh. Huwag ka mag-alala. Pangako ko. Aalagaan kong mabuti ang mga anak natin. Baka mamaya, mag-alis ko kung kanina palang magpapaligaw dyan. Tignan mo itong taong to. Marami ka sa'yo kung ano, naririnig dyan. Ang mga babae na uy, pag-alis ng asawa ay nagbubuhay dalaga. Paano ko naman pong magagawa yun eh? Mahal na mahal ko po kayo. Napaka-bolero tayo ito, asawa ko. Pero, seryoso ako, Dina. Pag may nalaman ako tungkol sa'yo, mag-iingat ka dahil baka mapatay kita. Thank you.
na patulayan sa inyo. Tsaka yung pinag-usapan natin, ha? Ikaw naman. Ang ilang gabing pangungumbin si kay Ben ay pumayag rin itong pumunta ng Saudi. Ganoon talaga si Ben Charo, mabait at mapagmahal, pero ubod naman ng seloso. Akala ko ay matatapos na ang paghihirap namin ng mga anak ko sa pag-alis ni Ben, pero wala pa rin nagbago. Kung hindi kayo makakabayan, ha? Aba, nalumayas na kayo dito sa pamamahay ko! Ay, naku, pwede ba din? Ayoko na ng mga paki-pakiusap na yan eh. Puti-puti na itong mga tenga ko. O, ano nangyari yung kasama mo? Pa-Saudi-Saudi pa. Eh, hindi naman pala kayo makakabayan. Wala naman pala pera may papadala. Eh, kasi, ano, marami pa ng utang na babayaran pa eh. Marami kayong utang na binabayaran? O, eh, paano naman kaya yung utang ninyo sa akin? Bakit hindi yun ang unahin ninyo sa pagbabayan? Ano, ha? Parang awa. Ano? Parang awa, hoy! Itong ginagawa ko, ha? Naririnig mo? Negosyo ito? Hindi ito kawang gawa! Dalawang linggo na lang din, ha? Dalawang linggo na lang ibinibigay ko, babalik ako dito! Kailangan may pera kang pambayad! Kung wala, ipatatawag ko na kayo ng mga anak mo! Anak kayo ng marami! Hindi naman pala niyo kaya buhayin! Mga buwisit kayo! Hindi pa lang naman ito, ha. Tsaka kababayad lang natin ng isang linggo, ha. Sige na, anak. Bumalik ka. Ayoko na po, inay. Lagi na lang po akong sinisigawan. Napapahiya nga po ako, eh. Pinagtatawanan po ako ng mga nag-iinuman doon. Sabi pa po niya, wala naman daw pong kwenta yung pagpunta ni Itay sa Saudi. Mahirap pa rin naman daw po tayo. Hindi ka pa pwedeng mag-advance sa ahensya? Hindi pa. Lahat ng sweldo ni Ben sa ahensya nagpupunta. 6 na buwan pang sweldo niya ang ibabayad namin dahil yun ang ginamit namin dun sa pag-alis niya. Ano po, Dina? May pera lang ako, pautangin kita eh. Kaso kabibili ko lang din ng biyet. Pero alam mo, meron pa ako 100 dito. Kunin mo na muna, ha? Para meron kayong panggastos na mag-iina, ha? Luz, maraming salamat. Alam mo naman, ikaw lang matatakbo ako. Tsaka alam mo naman, hindi ako pwede humingi ng tulong sa inyo. Yaan mo. Pag nagsimula na magpadala si Ben, tingnan mo, giginhawa din ang buhay niyo. Sana dumating na yon dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ha? Ilang beses ko na lang yung pagsabi?
ng malungkot. Palagi ko kayong naaalala. Gusto na kayo rin. Alam mo, dito, kaming pagkain. Pero hindi ako makakain dahil palagi ko na lang kayong naiisip. Sana kasalo ko kayo sa pagpapasasa ng mga masasarap na pagkain dito. Dina, alagaan mong mabuti ang mga bata. Huwag mong silang pababayaan. Lalong-lalo na si Marie. At saka mahal, yung pangako mo, ako lang ang mamahalin mo. Huwag kang titingin sa iba. Ito nga, maraming magandang iba. Awang-awa ako sa mga anak ko, Charo. Sa kanila ko naibunton ang mga problema ko. At nang marinig ko ang voice tape ni Ben tungkol sa masarap na buhay doon, tungkol sa maraming pagkain, lalo akong naawa sa aking sarili at sa mga anak ko. Naisip ko, kalungkutan lang ang problema ni Ben, samantalang kaming kanyang mga naiwan ay nagsusumigaw na ang mga sikmura sa kawalan ng pagkain. At sa sandaling yon, Charo, doon ako nagdesisyon. Inay. Wala na ibang paraan na. Mamamatay tayo sa gutom. Naalala ko lang naman po kayo, Nay. Baka po saktan po ulit kayo ni Tay gaya ng dati. Bahala na. May awa naman siguro ang Diyos. Baka naman hindi makaabot sa kanya. Tsaka wala na eh. Wala na akong alam na ibang paraan na gawin eh. Total, pansamantala lang naman anak eh. Habang hindi lang nakakaabot sa atin ang sweldo ng tatay mo. Inay, ito po oh, para po sa pamasahin ninyo. Tumulong po ako kanina sa paglilinis ng kotse sa kanto. Makita niyo po kayong kumanta. Mga anak, makinig kayo. Hindi alam ng tatay ninyo na bumalik ako sa club para magtrabaho. Kaya, kung susulat kayo, lalo ka na, dagdalero ka. Huwag niyong babanggitin dahil magagalit ang tatay ninyo. Bakit siya magagalit? Buti nga may ulam tayo eh. Basta,
Sundin mo na lang yung sinasabi ng nanay mo, ha? Bakit? Gusto niyo ba na magalit ang tatay niyo sa nanay niyo? Ayaw ko. Ayaw ko. Nay, kain na pa, Nay. Kain na pa. Sige na. Mauna na kayo, Mami. Ano? Ay, Mari! Sige na. Unahin na natin mga bata. Sige, kain na kayo. Trabaho dito sa bahay eh. Baka kung mapapagod pa sila. Kaya na. Isipin mo rin naman ang hindi mo minsan-minsan. Uy, magkasal mo na. Ang mga anak mo. Taba naman sa akin. Anak, ipainom mo ito kay Lily, ha? Pati ikaw na rin. Inuubo ka rin eh. Inay, kayo po may sakit din po kayo. Bakit pasok pa po kayo? Wala ito. Sige na, aalis na ako. Huwag ka matutulog ng mahimbing, anak ha. Baka hindi mo marinig si Marie. Ha? Baka matumba, anak. Kayod sa gabi. Nagsisilbi naman sa mga bata sa umaga. Yun ang naging buhay ko habang hindi pa kami tumatanggap sa sweldo ni Ben Charo. Kahit na nga may sakit, ay iginagapang ko pa rin ang sarili ko para palaging may makain ang mga anak ko. Para palaging may gatas si Marie. Mag-aapat na buwan na akong nagtatrabaho nang mangyari ang isang trahedya.
Food poisoning. Nalason ang mga anak ko sa delata, Charo. Nailigtas ang iba, ngunit napuruhan si Marie. Ang aking bunso, ang paboritong anak ni Ben. Maganda naman ang kalagayan ni Ben sa Saudi. Ang feedback nga ng employer niya, isa daw si Ben sa pinakamagaling na mekaniko yung pinadala namin. Alam niyo, ibang klaseng employer yon. Pag nagustuhan niya ang trabaho, mabilis ang asenso. Nagbibigay ng salary increase. Hindi natin masabi, baka after 6 months, tumaas ang sweldo niya. Sayang naman ang oportunidad, hindi ba? Ano ba ho talaga ang ibig ninyong sabihin sa akin, Mr. Torres? Bakit hindi pa huli niyo ako diretsyohin? Alam ko na wala na siyang magulang at kapatid. At ikaw na lang ang maaaring magbalita sa kanya noon. Simple lang naman ang ibig kong sabihin eh. Huwag mo nang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng anak ninyo. Sa akin, may punto yung sinabi ni Mr. Torres. Pag-isipan mo. Hindi ko sasabihin kay Ben na namatay ang anak namin. Di na malaman niya man, huli na ang lahat. Dalawang bagay lang ang pwede niyang gawin. Ang umuwi siya o manatili siya doon. Pag umuwi siya dito, mababaon na naman kayo sa utang. Pag nanatili naman siya doon, maapektuhan din ang trabaho niya. Natural, nalaman niya na matay ang anak niyo. Baka matanggal pa siya sa trabaho, and dami niyo pa utang na dapat bayaran. Hindi ba mas mahirap yon? Baka patayin ako ni Ben. Di na ikaw na rin na nagsabi sa akin na hanggat maaari ayaw niya malayo sa inyo. Pero ginawa niya to para sa inyo mag-iina. Dahil lang gusto niya, may ayos ang buhay niyo. Na ang tanging pangarap niya, eh may ahon kayo sa kahirapan na mapaganda ang buhay niyo. Gusto mo bang sisihin ni Ben ang sarili niya sa lahat na nangyari? Bakit naman niya sisisihin ang sarili niya? Natural. Eh, nagtrabaho nga siya sa abroad eh. Lalo niya na maiisip na talagang mali yung desisyon niya na mapalayo sa inyo. Ano na lang magiging epekto nun sa kanya? Sisisihin niya ng sisisihin ang sarili niya. Eh, hindi pa nga kayo nakakapag-ipon. Hindi pa siya nakakapagpadala ng isang kusing. Ang dami niyo pang utang na dapat bayaran sa ahensya. Di na nagsisimula pa lang si Ben. Di na maniwala ka sa akin. Lalo lang magugulo ang utak ni Ben. Kung ako ikaw, hindi ko na muna ipagtatapat sa kanya. Hintayin ko na muna matapos ang kontrata niya sa Saudi. Pag uwi niya, siya ako sa kanya sasabihin lahat na nangyari. Pero anak niya namatay. Paborito niyang anak, Luz. Ikaw, isipan mo. Ewan ko, Charo, kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Nakinig ako sa payo ni Luz at Mr. Torres. Siguro inisip ko, isang anak lang ang nawala. Marami pa siyang anak na dapat buhayin.
Lumipas ang mga buwan, nakabayad na kami sa agency. Nakapagpadala na sa amin si Ben. Pero sa tuwing nakakatanggap ako ng sulat o tape mula sa kanya, ay binabagabag ako ng aking konsensya, lalo na kapag kinukumusta niya si Marie. Kumusta na kayo dyan? Abuti naman ang kalagayan ko dito. Kaya bilis ang takbo ng panahon, nakakaalim na buwan na pala ako dito sa Saudi. Ibig sabihin, ay nakabayad na tayo sa agency. Kasabay ng voice tape na ito, nagpadala ako ng pera para din sa atin. Ibinin mo agad mga kailangan ng mga bata, lalong-lalo na si Marie. Oh, kumusta na nga pala siya? Siguro ang likot-likot na niya, no? Kung ano man ang matitipid mo sa perang pinapadala ko, eh, pakidiposito mo na lang sa bangko. Hanggang dito na lamang, magmamahal. Ben, P.S., pakihilok niyo lang ako sa mga bata. Alam mo lang kay Maria. Itatago kay Tay. Inay, natatakot po kasi ako. Isipin niyo po kaya na kayo si Tatay. Tapos po, namatay po si Marie na hindi po ipinalam sa inyo. Ano po ang mararamdaman ninyo? Sinabi ko lang yon para surprisahin kayo. Dina, oh, tingnan mo to. Ganda nito, oh. Oh, para kay Marie. Ganda nito. Sinabi kong bibili ko sa kanya. Para kay Marie. Tingnan mo, ah. Ganda nito, matutuwa siya rito. Pero kayo meron dito yung siyempre. Pero, oh. Tingnan mo. Ang ganda, no? Asan si Marie? Merci! May mga kapatid mo! At tayo, ipaghahanda ko na po kayong makakain. Sigurado ko po, gutom na po kayo. Ang ganda, di ba? Asa si Marie? Kamusta yung biyahe mo, Ben? May problema ba? Wala. Eh, wala magdadala kay Marie. Matutuwa sa atin yan. Ben? Bakit? Wala na si Marie. Oh, wala na. Patay na si Marie.
ba't hindi ko nalaman? Mahigit isang buwan ka pa lang sa Saudi. Ano? Ganun katagal na? Ben, patawarin mo ako, pinaglihim ko sa'yo. Bakit mo nilihim sa akin? Hirap ako sa Saudi. Halos dugo ang pinapalos ko ron! Para mabigyan ko na magandang kinabukasan ng pamilya ko. Tapos hindi ko alam, kulang na pala kayo. Patay na pala ang bunso ko. Bakit mo nilip sa akin? Bakit? Bumalik ka pa lang ang club mo wala ako. At inilihim mo pa sa akin! Ben! Wala na kami makain ng mga anak mo. 7 buwan ka hindi nakakapagpadala ng pera, hindi ba? Kaya gumawa ako ng paraan, nagganap ako ng trabaho, bumalik ako ng sakla. Ano ba ako sa'yo? Ha? Bakit ka na bumalik ng club? Habang nagpapakahiro pala ako, sorry. Nagwawala ka rito! At pinabayaan pa ang mga anak natin. Hindi totoo yan, Ben. Kasi mamahalin mo. Hindi totoo yan. Kung nabadi ko alam! Ha? Ano pang nilay mo sa akin? Ha? Ano? Wala! Wala na, Ben! Wala na, Ben! Pinabayaan ko ng mga anak natin. Hilihin mo pa sa akin ang wala kang kwentang ina! Pagkwenta-kwenta ang asawa! Sa inyo pagpapakahirap sa Saudi. Pagkakayaran mo ng lahat ang ginagawa sa akin!
Iyon ang simula ng higit na mabigat na kalbaryo sa aking buhay. Parang naging tau-tauhan ako sa bahay namin, Charo. Parang naging katulong ni Ben na dapat sumunod at magsilbi sa kanya. Unti-unti niyang nilalason ang isip ng mga anak ko. Araw at gabi ay naglalasing siya. At palagi niya akong sinasaktan, pinagbabayad sa pagkamatay ni Marie. Ay, babae. Sino nagsabi sa'yo yung sasabay ka sa amin sa kapagkain? Tayo! Ben? Tayo! Kamu akong beer. Sini. Sige na, kakain tayo sa labas. Kaya, kumain kayo. O, ito. Sige na, kumain kayo. Bakit mainit? Kumuha ka ng baso, lagyan mo ng yelo at ilagay mo yun doon! Tatanga-tanga ka! Tingnan mo, Lily, ang payat-payat mo. Talaga masyado kayo napabayaan, no? Pero ngayon, nandito na ako. Ako nang bahala sa inyo. Tataba na kayo. At saka, magiging masaya na tayo ulit. Sige na, kumain na kayo. Sige na. Sige na, kumain na kayo. Tignan mo. Hindi naman kasi mainit itong mga pagkain, eh. Sige na, kumain na kayo. Oh, anong ginagawa mo dyan? Di ba nakita ang daming langaw? Kunan mo yung pambugaw at magbugaw ka! Ang tangat-tangat talaga ito, oh. Sige na, kumain na kayo para maaga tayo makaalis. Sige na, para makapunta tayo ng sine. Marami tayong pupuntahan. Magiging masaya tayo. Sige na, ayan, ganyan. Sige, bugaw ka. Sige na. Hindi mo kasi mainit yung mga pagkain, oh. Para nga ba makakakain? Sige na, kumain ka na. Kumain kayo, sige na, oh. Alis tayo. Alang-alang sa 12 taong pinagsamahan natin. Alang-alang sa mga anak natin. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ako. Kung may papalak ang buhay na lahat natin,
pala kayo. Oh, may dala ako sa inyo ha, pansit. Kumain kayo ha. Asya, siya ang bagong nanay niyo. Sige ha, akit muna kami. Magpapahinga kami ha. Sige. Bagong nanay mo, si Tita Ana. Ang tapang talaga ng mukha mo! Ang tapang ng mukha mo! Lakas ng loob! Ang tapang talaga ng grito ko rito! Ay, nakapala! Ay! Ano? Bakit? Ay, ay! Asan ba ako sa'yo? Asawa mo ba ako? Tawa na! Mag-isip-isip ka nga mabuti. Kung sino ang walang karapatan. At kung sino ang makapag-alala, para sabihin ko sa ang totoo, siya ang putaing papaksan. At mabuti pa, hanggang maaga, maghanap-hanap ka na ng bahay na matitiran mo. Ha? Sukdulan, Sharon. Alam kong hindi na kami uli pang magkakamabutihan ni Ben. Kaya inisip kong kailangan na akong kumilos, gumawa ng paraan para mailayo ko ang mga anak ko. Naghanap ako ng trabaho habang patuloy na tumitira ang bagong asawa ni Ben sa bahay. Umuwi ako sa probinsya para humingi ng tulong sa mga magulang ko, pero nabigo rin ako, Sharon. Kahit pa waitress, tapos mailayo ko lang ang mga bata. Papayag ba naman ang asawa mo? Luz, may asawa na siyang iba. At hindi ko na matitiis ang kamabuyang ginagawa sa akin ni Ben. Kaya kahit na anong mangyari, ilalayo ko ang mga bata na. Mga bata, siguro pinasal na naman yun ni Paring Ben. O nga pala, Mare, dito na ako makikikain ha. Gutom na kasi ko eh. I'm sure wala naman ako abutan sa bahay kasi hindi ako nakapamalengke kanina umaga. Namalengke ka ba? Siguro kahit ano na lang, kahit tuyo o kamatis tsaka bagong ha. Ako nang bahala dito. Asa ba yung dami? Ano, meron pang patsi dito na iniwan si pare. Ako na lang maghahanda, ha? Wala kang iwasin ka dito. Thank you.
sana. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko ng mga sandaling iyon, Sharon. Tuluyan ang inilayo ni Ben ang mga anak ko sa akin. Sinubukan kong labanan si Ben sa husgado, pero natalo ako. Napalabas niyang may diperensya ako sa utak at walang kakayahang maging isang ina. 7 taon na ang nakalipas simula nang mangyari iyon. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga anak ko. Ngunit hanggang ngayon ay malungkot pa rin ako sa nangyari. Ngunit ipinapasa Diyos ko na lang ang lahat, lalo na ang pagpapatawad. Kumagalang, Dina. Sadyang ang buhay ay napupuno ng mga pagsubok, kung kaya't nasa sa ating katatagan lamang na kasalalay ang ikabubuo ng ating pamilya. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po. Sa iyong pagmamahal.